Hello guys, welcome back sa ating channel, no? So ngayon ay i-preheat na natin itong ating styrofoam incubator para maipakita ko sa inyo na kung ano ang performance nitong ginawa nating very cute na styrofoam incubator. So sa preheating guys, tandaan ninyo na lalagyan nyo na kaagad ng tubig, and then kapag baguhan kayo, kailangan talaga ninyong lagyan ng thermometer para makita ninyo kung tama na po ba yung na-set up ninyo na temperature, dahil Brouwer thermostat control switch po ang ginamit natin at hindi po siya digital control. So wala kayong makikita dyan na mga dinomiro na tumataas, bumababa. Kung hindi, dyan nyo lang makikita sa thermometer yung setup ng incubator na ito. So guys, ipapakita ko sa inyo na totoong nakapagpapapisa at maganda ang design ng ating styrofoam incubator para makapag-decide kayo kung susundin ninyo o hindi. Pero sinisigurado ko sa inyo na hindi masasayang ang inyong mga isasalang na itlog dito. Sa panonood sa YouTube guys, kailangan ay piliin ninyong mabuti kung yung pinapanood ninyo na video ay galing talaga doon sa mga totoong nag-ooperate ng incubator at totoong may alam po talaga sa pagpapapisa. So ngayon guys, nasa tamang channel po kayo. So, ayan yung may nag-comment sa isa kong video kung naduda siya kung totoong nakapagpapapisa dahil daw yung term niya is straight yung suction dyan sa blower fan. So, kung nakikita ninyo guys, ay ngayon ay preheating stage po tayo. Ito po yung time na siniset up po natin ang ating incubator para ma-reach po yung desired temperature, yung sinet up natin na temperature. So, yung ating ventilation sa taas, yung mga butas for ventilation ay i-close natin para madali nating maabot yung tamang temperature. So, dahil matagal na tambay itong ating incubator for demonstration guys, sobrang dami ng alikabok. Pero, hayaan na natin yan. Hindi naman yan nakaka-apekto sa performance ng ating incubator, no? So, i-close natin konti yung, pwede nating i-close ito ng full kasi wala pa naman laman yung ating incubator, no? Para madali nating ma-reach yung desired temperature. So, ayan. Kapag nakikita ninyo na naka-on pa yung ilaw, ibig sabihin ay hindi niya pa naaabot yung 37.5 na setup natin sa ating incubator. Pero guys, panoorin ninyong mabuti kung ano yung unang ginagawa natin kapag first time natin na pinapaandar yung ating incubator. May mga bagay-bagay po na dapat ninyong malaman kapag nag-i-start pa lang po kayo sa inyong incubator, yung wala pa po kayong nasalang na itlog. So, tandaan po ninyo na ganito po yung ating gagawin. So, ayan, na-reach na natin yung tamang temperature setup. So, na-off na po yung ating ilaw o yung heating equipment. Yung iba, kasi hindi ilaw yung ginagamit. So, may mga nichrome wire o yung iba-iba pang mga ginagamit nila na pang heating equipment. Pero itong sa atin, nakita nyo naman sa ating last vlog na 225W na bulb ang ating ginamit. So, ayan, na-off na siya guys. So, hindi pa rin tayo magsasalang diretso pa ganyan. Kailangan talaga na ma-sure natin na stable na po yung temperature ng ating incubator. So, iiwan natin siya dito ng ilang oras bago tayo maglalagay ng itlog. So, ayan guys, nakamonitor tayo sa ating thermometer. So, ano nga ba ang dapat na setup ng inyong incubator kapag ganito lang kaliit and unang salang pa lang ng itlog dito? So guys, 37.5 yun po yung setup ng incubator para doon sa mga medyo malalaking capacity. So ngayon guys, kung unang salang nyo pa lang po at saka maliit lang naman po yung capacity ng inyong incubator,
ginagawa namin is medyo mataas po siya, so 37.5 yung setup natin, dahil nga kung napapanood nyo ang aking mga videos na iba, meron tayong tatlong sources ng temperature ng init sa loob ng incubator, yung init sa labas, yung galing sa araw, depende sa panahon kung mainit masyado, so nakakataas din yun ng temperature. And then yung laman ng inyong incubator ay nagpo-produce ng embryonic heat, so yun din ay isang cause ng pagtaas ng temperature. So dito kasi guys, wala pa siyang laman, wala pang embryo na nabuo dito, kaya walang embryonic heat na magpo-push ng init pataas. So ang gagawin natin ay medyo taasan natin ng konti yung temperature kapag unang salang pa natin ng mga itlog dito. So about dun sa concern ng isa nating kaibigan dito sa butas na straight daw sa suction ng ating blower, actually guys, talagang ganyan yung ating design. So ayan, nakita ninyo, meron tayong pipe na nilagay at saka naka-straight talaga siya kung saan humihigop yung ating blower. So ano yung purpose niyan? Kailangan kasi makakuha tayo ng air, natural air, fresh air na galing sa labas, kasi yun ay mas malamig. So yun yung magbabalance ng hangin sa loob ng ating incubator. So kaya tayo nagkakaroon ng butas, kasi kapag walang butas yung ating incubator, hindi po maganda ang ventilation, at maaaring magiging cause of death ng mga embryo sa loob ay suffocation. Kailangan din po kasi ng oxygen ng mga embryo sa loob ng itlog para sila ay mabuhay. So yan yung purpose, isang purpose kung bakit straight po sa likod ng ating blower yung butas. Kailangan niyang makahigop ng hangin galing sa labas. So ayan yung ating temperature guys, nasa 37.5 na. And kasi sobrang ganda ng klima ngayon, kaya ayan, nasa 37.5 na tayo at naka-off pa rin po yung ating heater. Ibig sabihin po niyan, maganda po ang pagkakagawa ng ating incubator. Makaka-hold po siya ng matagal ng init sa loob. So yun yung pinakamagandang setup, yung hindi siya patay-sindi, dahil makakatipid ka na sa electricity, and then mape-preserve niya yung init na kailangan natin sa itlog na ating ini-incubate. So ayan na guys, medyo matagal talaga pag preheating stage, kasi nga kailangan talaga natin na i-check kung stable na nga ba yung temperature ng ating incubator. So tingnan nyo guys, ayan, at hindi na talaga nag-on yung ating ilaw. So maya maya ay magsasalang na tayo dito ng ating itlog. So kung hindi pa kayo marunong, observe nyo muna ng mga, ang iba kasi is whole night talaga yung preheating stage nila. So dito sa amin, kasi nga marunong na tayo, eh pwede na kahit 12 hours or 6 hours, kaya na natin ipa-stable yung temperature ng ating incubator. At sana ay napansin niyo guys na before tayo nag-start ng preheating, ay ka-set up na ang ating desired temperature at hindi na natin ginalaw pa. Pero in any case na medyo mababa pala yung setup ninyo, ay pwede nyo pa rin siyang i-adjust guys bago kayo magsalang ng itlog. So yun yung tatandaan, bago magsalang ng itlog, kailangan ay tama na po yung setup ng inyong incubator. Sa ganoong paraan ay makakasiguro kayo na maganda na yung pag-develop ng embryo sa loob ng inyong incubator at tuloy-tuloy na yun. Kasi mahirap pag
adjust kayo ng adjust na mayroon ng laman yung inyong incubator, guys. So, ayan nga, guys. Dahil na-reach na natin yung tamang temperature, isasalang na natin itong mga itlog. So, for demonstration purposes, ginawa kong 14 days ang storage ng itlog na ito. Pinaka matagal na naitlog ay March 8 and then yung pinakabago ay March 19. So, yung pinakabago is 3 days pa lang. 4 days ngayon kasi March 23 ngayon. So, ayan guys. Meron siyang mga date kung kailan naitlog. Para kung minsan gusto nating magluto ay syempre yung uunahin natin yung pinakaunang naitlog dahil yun ang pinakaunang masisira just in case medyo matagal yung storage. So, ilo-load na natin sa ating incubator ang mga itlog na ito. Yung una nating lalagyan ay doon sa pinakataas po. Kasi ang normal flow ng mainit na hangin ay pataas naman talaga. So, wala namang problem sa ating incubator kahit saan dyan. Kasi nga, balance po yung init sa loob ng ating incubator. Na-test na po natin yan dahil maganda po talaga ang ganitong design ng incubator. So, hindi po talaga kayo mamumroblema kasi yung ibang incubator, hindi po pantay yung init sa loob. May medyo malamig na area, may medyo mainit. So, ang possibility is ang mapipisa ay yung na-favor lang doon sa area na tama yung temperature setup. So, itong sa atin guys, tested and proven na natin yung ganitong design. Kasi halos karamihan sa ating mga incubator ay ganito talaga yung ating setup kasi sariling design po natin ang incubator na ito. So ayan guys, dapat 50 ang laman nitong ating egg trays kaso medyo malalaki yung mga itlog kaya 42 lang po yung nagkasya. So ilalagay na lang natin mamaya sa second layer yung tatlo. So ayan guys, dahan-dahan tayo sa paglagay. So makikita ninyo ayan yung setup ng ating incubator. So, dito na lang sa pangalawang tray, yung tatlo. So, pwede naman kayong magdagdag guys. Kaya, yun yung purpose ng layering natin is pwede tayong maglagay ng additional na salang. At least, hindi siya nahahalo-halo katulad nung nakikita natin sa iba na ang ihahalo lang doon sa mga nakasalang na. So, mahihirapan tayong kung magkakandiling, mahihirapan tayo kasi pipiliin pa natin doon. So, always naka-open yung butas doon sa likod ng ating blower. And then, ayan yung ating ventilation sa taas.